Ang mga kakampink na tumawag kay Direk Daryl Yap na pedophile, PDF file at mahilig sa bata ay nananahimik na ngayon dahil sa napipintong pagsasampa ng kaso ng direktor sa iba't ibang panig ng bansa. Kung ang iba ay nag-sorry, nagbura ng mga account kasama ang kanilang video o content, ngayon naman umaatake ang mga ito sa pangulo ng parehong issue. Matapos nabigyang mali siya ng isang kakamping page ang pag-comfort ni PBBM sa isang bata noong kasagsagan ng pamamahagi nito ng pabahay sa ilang netizens. Ayon sa post nitong fake president page ay, trigger warning, pagmasdang mabuti ang daliri at mukha ng hayop na sabog sa drug ang pangulo ng 31 million. Lawyers for Lenny, DDS, VP Sara, Sir Rafi Tulfo, anyone. Please do something, this is beyond disturbing. At may pahabol pa nga itong comment na, it's so disgusting to call a pervert pedophile, President Marcos. Hinawakan, hinimas, tinusok 31 million, nothing wrong. Kaya naman, maraming netizens naman ang nagtanggol sa Pangulo dahil kung mapapanood ang full video nito, isa lamang itong normal na pag-comfort ng Pangulo sa isang paslit at walang nekatiting na intensyon manghipo kagaya ng bintang ng kakamping na yon. Kaya daw nararapat itong hanapin at papanagutin sa pambabastos sa Pangulo at sa very libelous post na ito. Another fake account who used video footage against Bongbong Marcos, called pedophile like Direk Daryl Yap, sana mahanap na ang taong gumawa ng account at ikulong. At Bongbong Marcos, at CIDG PNP, at DILG Philippines, at Twitter creators. Ayon naman sa komento ni Sean Wine ay, from Direk Daryl now the president, ang bababoy talaga ng mga ulalong ito. Sabagay ang daming ang pokpok for Lenny, I am not surprised kung merong baboy at immoral for Lenny, too. Ayon naman kay Coco Locoy ay, itong mga kakamping na basta na lang talaga may ma-issue, nilalagyan na lang ng mali siya lahat. Kaya dapat nauubos na talaga kayo. Kaugnay sa issue narito naman ang comment reaction ng well-known loyalist na si Benji Contreras ukol sa issue. Panuurin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatap. Nang isang fake account sa Twitter. Ito po. Siguro nakikita po ninyo. Basahin ko. Ito ha, fake president at Bongbong Marcos. Trigger warning. Pagmasdang mabuti ang daliri at muka ng hayop na sabog sa drogang pangulo ng 31 million. Lawyers for Lenny, DDS, VP Sara, si Rapi Tulpo, anyone, please do something. This is beyond disturbing. Ito po ah, binasa ko lang po yan ha. Ito, sa Twitter yang galing. Maraming pinag-usapan na yan sa mga GC, sa may mga post na. Ito po, fake account na ito. Hello po, Sir Tapwa, an idol. Itong fake account na to, ay grabe ang pambabalahura sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong picture na ito ay kinuha sa anong kahapon sa video ng RTBM Malacañang, RTB Malacañang, yung ceremonial turnover ng mga housing units sa Malabon City. Ngayon po, para bang sinasabi ng isang tong kampo ng demonyo, tawag ng isa kong kakilalang kampo ng demonyo, na binigyan ng malisya ang mga aksyon ng ating Pangulo, na para bang inaanon niya yung bata. Pero ang katotohanan po niyan, ito po ang video po niyan. Ito po. Oh. Kahapon po yan. Salamat sa ating mga NHA beneficiaries. Mar-
maraming salamat sa ating mga NHA beneficiaries. Para bang yung aksyon ng ating Pangulo ay binigyan ng malisya nitong kung sino man pong fake trolls ito naninira sa ating Pangulo. Nabaga, ibig niyang sabihin, inaano niya ni Pangulong Bongbong Marcos yung batang babaeng katabi niya kahapon sa stage nung nag-distribute siya ng SELA. Okay, certificate of yung doon sa mga housing units nung nag-distribute siya isa-isa sa mga beneficiaries tapos nag-picture taking. Ito nga, nakikita niyo naman walang malisya po ang ginawa ng ating Pangulo. Para bang anak niya o kay apo na inaano yung batang babae. Pero yung nag-post niyan sa Twitter, parang psychote si Maria Bindig. Yung sa Twitter, nung nag-post, sabi ko nga, sobra ang pagbigay ng malisya na para bang rinirape na ng ating Pangulo yung bata. Pero kung titingnan ninyo yung full video, wala naman pong masama doon sa ginawa ng ating Pangulo. Yan po ang isang naka-disturbing Twitter post ito. Pero, kaya nga, una kong pinag-ano ito, kasi alam nyo naman, sobrang bait ng ating Pangulo. Kahit ano pang gawin sa kanya, kung kahit pa anong ano pang paninira, ano pang pambabalahura, hindi niya pinapansin. Kaya masyadong marami ang nagagalit dahil hindi daw pinapansin siya yung mga paninira sa Pangulo. Pero yun nga sabi ng ano, if you are making your enemies angry, then you're doing a great job, sabi yan ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yung una nating paksa. Ngayon po, okay na po yan. Basta pinakita ko po sa inyo yung post sa Twitter at yung full video na wala namang malisya. Then, ngayon po, dito na po tayo sa ating paksa. Sabi ko nga, ang Marcos name, ang Marcos family name ay legend na sa political arena. Mula pa nung nagsimula ang lolo ni Pangulong Bongbong Marcos sa politika hanggang ngayon, sila lang ang grupo, sila lang ang pamilya na meron may pagyayabang na may loyalista na sumusuporta sa kanila. Napakaraming loyalista sumusuporta sa kanila na handa silang ipagtanggol, suportahan at idepensa sa mga naninira sa kanila. Anong masasabi niyo sa video na ito? Comment down below at huwag niyong kalimutan mag-like, share and subscribe. Push the notification bell para lagi kang updated sa mga balita sa ating Pilipinas. So, susunod pong ulit ng video. PJTV nga po pala ito. Sa susunod po ulit. Paalam. PJTV.